My name is Michael C. Tataw and I am back with another video. So kung first time mo dito sa akin channel, please consider subscribing. Ayan, so ang tutorial natin for today ay tuturo ko po sa inyo kung paano po gumawa ng blue-red-blue lines sa PowerPoint man or sa Word or sa Publisher. Ayan, kasi nga kung gusto nating gumawa ng name trees, yung mga tracing activities, kailangan po nating gumamit ng blue-red-blue lines. Ayan, so meron pong dalawang paraan para gawin yon. Una, ito po, ang una pong ituturo ko ay mag-insert muna tayo ng text box. Ayan, click natin yung insert, tapos pin natin yung text box. Tapos, insert po natin, ayan. Tapos, Control-Shift, tapos i-click po natin yung underscore. Ayan, meron na pong lines. Okay, enter po natin. Ayan, yan na po yung lines. Okay, ang ginawa ko po, Control-Shift, tapos click ko po yung underscore. Ayan. Okay, so ilagay muna natin, i-press natin ng maayos. Tapos, Control A for highlight. Tapos, palakihin po natin. Ayan. Ayan, so i-delete natin yung mga excess. Ayan. Okay. Tapos, Control A ulit, tapos i-click natin yung bold. Tapos, Control A ulit, tapos hanapin na natin yung color dito. So, ang color ay, lalagay natin ay, ayan, blue. Tapos, sa gitna ay gagawin natin red. So, ang gagawin natin ay i-highlight po lang natin yung gitna. Tapos, i-click ulit yung color. Tapos, hanapin nyo na po yung red. So, yan po yung unang way para gumawa po kayo ng blue-red-blue lines. Tapos, i-copy nyo lang siya. Copy. Tapos, paste. Ayan. Ayan. So, ganyan lang po siya kadali. Ayan. Mag-insert tayo ng new slide para naman doon sa second way ng paggawa ng red, ng blue-red-blue lines. Ang gagawin, click insert. Tapos, yung shapes. Tapos, i-click po yung line. Ayan. Tapos, insert na po tayo. Ayan. Yan na po yung line natin. Tapos, make sure na straight siya. Tapos, baguhin natin yung color. Ayan. So, ang ating color ay blue. Ayan. Tapos, yung weight, pwede nating baguhin para mas maging makapal siya. Ayan. So, Control-C for copy. Tapos, Control-V for for paste. Ayan. Paste ulit natin. Ilagay natin sa gitna. Tapos, babaguhin naman natin yung color niya. Tapos, control. Tapos, i-click lahat yung line. Tapos, right-click. Ayan. Tapos, i-group nyo po. Group na po yung ginawa nating blue-red-blue lines. Ayan na po siya. So, para dumami yan, Control-C, Control-V, 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 tapos i-presto nyo na po. Ayan. Tapos, pwede na po kayo mag-add ng mga trees na ipapagawa nyo sa inyong mga pupils. Ayan. Tapos, adjust na lang po para maging pantay. Tapos, i-save na natin. Click natin yung file. Tapos, click save. Tapos, ilagay ko dito siya sa new reading materials. Ayan. Tapos, lagay natin tracing lines. Ilagay natin blue, red, blue lines. Tapos, save. Ayan. So, ito po yung first na way of making red-blue lines. Ng blue-red-blue lines, control-shift, tapos, tinig ko yung shift, tapos underscore, tapos baguhin lang natin yung color. Dito naman sa pangalawa, ang ginawa ko ay nag-insert na ako ng mga lines, tapos binago ko yung color at saka yung way ng lines para mas kumapal siya.
Ayan, thank you po for watching. Please don't forget to subscribe. Bye!